Hello nga pala sa Diverse Case. So guys, ngayon panibagong video na naman. At ang video natin ngayon ay tungkol sa kung paano mag-hype actually ang Axie Origin. Okay? So, galing to kay Quinn Smooch or Smooch Axie, isa sa mga members ng team ng Axie Infinity. Pero bago yan, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. And don't forget to like this video kasi baka meron tayong SLP giveaway tapos hindi ka manalo, sayang naman, di ba? And aside from that, marami rin namang nagsasabi na nananalo sila kapag nilike nila itong video natin. So if naniniwala kayo na mag-win streak kayo, then click yun na itong video or like. So let's start. So actually di man direct ang sinabi dito yung update. No, ay kung paano ma-hype yung Origin, pero kung paano mag-build ng game na magtatagal. Okay. So sabi kasi dito, free-to-play NFT games like Origin are the next big unlock for our space. They solve the two main challenges that NFT game face: mass marketability and onboarding. So, yeah, ngayon kasi ang parang marketing ng bawat game ay yung play to earn feature, diba? Doon sila nagma-market. Like, doon din naman na-market yung Axie Infinity dati. Big Axie, doon din. Bomb Crypto, doon din. So, parang sinasabi dito na itong mga NFT games na to dapat meron tong mga list na sinabi niya. Okay, para magkaroon siya ng marketing. Tapos makakuha siya ng maraming players. Okay din. Ito na nga. We can market a free-to-play Axie Infinity Origin to the same mass market crowd that plays Pokemon Go, Clash Royale, and Hearthstone. Never heard of crypto? No problem. Here's a card battler with digital pet collectibles and nostalgic art that feels accessible to everyone. So, meaning, yung mga maglalaro ng Axie Infinity na free-to-play, okay, or yung Axie Origin na free-to-play, ay yung mga naglaro ng Pokemon Go, Clash Royale, tsaka Hearthstone. Okay, I mean, yung mga nagkaroon ng interest sa mga ganong klase ng games, like card games. Okay, Yu-Gi-Oh! Pwede rin. Yung mga naglaro ng Yu-Gi-Oh! Sa PSP, so, pwede nilang laruin itong Pokemon Go. Kumbaga, meron silang target niche. Okay, ano yung niche? Yung niche, guys, parang group of people na similar yung interest or pare-pareho yung interest. Okay, so ganun yung ginagawa ngayon ng Axie Infinity, which is pwedeng matutunan ng ibang mga free-to-play games na may pagka-NFT style. Okay, like Pegaxie, okay, Bump Crypto, baka sakali, di ba? Pero, ayun. The next is we can onboard these new players with free starter Axies and in-game tutorials. This allows them to play without even realizing it's an NFT game. All this completely removes the complexity and intimidation that some people feel re-crypto. So, ibig sabihin, guys, hindi na kailangan mag-invest, di ba? Hindi na nila kailangan mag-invest kasi free-to-play naman eh. May mga free access naman na pwede nilang gamitin. And then, eventually, if gusto nilang lumakas, gusto nilang maging meta, gusto nilang maging top players, then saka pa lang sila bibili. Okay, so guys, sa Mobile Legends, hindi naman tayo agad-agad gumastos, diba? So, ginawa natin ay inalam muna natin yung game, na in love tayo sa game, then saka tayo bumili ng mga skin. Although, hindi nga lang NFT yung Mobile Legends, okay? Pero this time around, is NFT na siya. Meaning, pwede mong ibenta yung mga items na bibilin mo sa game. Okay, so ganun yung mangyayari dyan. The next is finally, we'll use in-game engagement tactics to introduce players to key concepts like open economies, digital asset ownership, and governance. Players can learn Web3 at their own space and become strong members of our digital nation all while gaming. And then, yun nga, doon na lang papasok yung unti-unti na lang nila marirealize na, play to earn pala tong game na to. Pero, ang pinaka-topic talaga nila, no, with regards to this issue, is hindi yung game mismo, but yung, tawag doon,
yung fun, yung enjoyment na nararamdaman kapag nilalaro yung Axie Infinity or Axie Origin. Kasi kapag nag-focus sila sa play to earn, no, play to earn marketing, ang magiging focus ng tao, maglalaro ako ng game na to para kumita. Unlike sa panibago nilang strategy ngayon na tawag doon, ngayon lang nila gagawin and ngayon lang nila i-implement. Okay. Maglalaro yung tao kasi gusto niya yung laro. And then, kung gusto niya rin kumita ng onte, edi okay din. Diba? And, possible na maraming mag-quit. No, possible na maraming mag-quit sa ganitong klase ng marketing, lalong-lalo na yung mga old players, especially if hindi mag-pump yung SLP. Pero, in the long run naman, magpa-pump yan. Yun lang medyo matatagalan talaga. Okay. Pero di natin alam, papalabas ni Origins, maya-maya lamang. Pwedeng gabi, hapon, tanghali, umaga. Pero I think this is a good strategy. Kasi hindi na umi-effect, guys. Hindi na umi-effect yung play to earn. I mean, hindi na umi-effect yung 1,000 per day, 2,000 per day, diba? And ang nangyayari lang, marami lang naiibet. Unlike kapag ganito yung game na naglalaro tayo, and yung mga bagong players naglalaro lang. Malay natin, diba? Malay natin. So, tingnan natin, guys, kung anong mangyayari. Marami pa akong updates na ibibigay sa inyo sa pag-release ng Origin. Marami tayong i-release na videos ngayon. Hopefully. Dahil medyo marami rin akong ginagawa. Pero, I'll try my best na napunan yung pangailangan ninyo, guys, na information. So, yan lang naman. Yan lang. Gusto mo rin ako sa reverse. Like, comment, and subscribe. Booyah.